Tapos na. Wow naman, galing-galing ng anak ko. Lisa, pwede ba kita makausap? Sige po, Amisita. Felix. Narinig ko ang usapan niyo ng mga pulis kagabi. At inamin na rin sa akin ni Felix ang nangyari. Very sorry, Iha. But I want you to know that whatever happened in the past is of no issue to me. Lisa, natanggap na kita. Salamat po, Amorcita. Amorcita. Maraming salamat sa pagtanggap niyo kay Melissa. Of course, you love her, di ba? She's family now. Si Eva. Siya bang naging bunga? Wala ko siyang alam sa nangyari. Hindi niya pa alam na nabunga siya ng panggagahasa sa akin. Hindi niya na rin po kailangan malaman. Kasi si Felix naman ang tinuturing niyang ama. Ano? Rape victim si Melissa? Ay, naku, Regina. Kung may sakit lang ako sa puso, siguradong inatake na ako. I just can't believe it! Sa dinami-dami ng babae, si Melissa pa ang napili niya. Isang babaeng pinagsawaan ng katakot-takot na lalaki. Saan kaya niya nakilala si Melissa? Alam mo? In some godforsaken country, I really don't know. Care. I really don't want to know. Ano ba nakita niya sa babaeng yun? Siguradong malandi siya kaya sa ni-rape. Di ba naisip ni Felix na baka mahawa siya kung anong sakit ng babaeng yan? Para siyang pumulot ng isang lollipop sa putik pagkatapos sinubo pa niya. You're so mean, Ophelia. Baka nakakalimutan mo na ang nanay ni Felix ay isa ring rape. Na-rape ang nanay ni Felix dahil na rin sa kalandian niya. She deserved it. Ay, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Hindi kaya nagustuhan ni Felix si Melissa dahil na rin sa awa, dahil ang ina niya ay isang rape victim? Regina, I don't care kung madaling maawa si Felix sa mga basura. Kahit mahal niya ang babaeng yon, hindi ko matatanggap ang isang maduming babaeng katulad ni Melissa sa pamilya namin. Never! Sobra ka naman!